Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahal ng puso ni Jesus, tayo ay hindi lamang tinatawag na mahalin ng Diyos, ngunit higit sa lahat, muli nating ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at pag-ibig ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hueso Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasa. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagindapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya. At ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya'y turo kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan. Kaamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin natin ang katabi muna nating good morning. Sabay-sabay, sama-sama nating papurihan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Napakaganda ho ng Biyernes na ito, kahit hindi First Friday, napakaganda ng Biyernes na ito. Sapagkat ngayon po ipinagdiriwang natin, makikita ninyo sa inyong gawing kanan sa harapan ng altar, ang imahen ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ngayon po ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At pag sinabi nating puso ni Jesus, ang naisip natin, mahal ako ng Diyos. Amen? Sabihin ng malakas, mahal ako ng Diyos. Yan ang madalas nating sabihin. Yan ang lagi nating sinasabi. Mahal ako ni Lord. Mahal ako ng Nazareno. Pero minsan, ang bihira o baka hindi nga natin nagagawa o nasasabi man lang ay ito. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Panginoon. Kailan? Gaano kadalas mong sinasabi yan? And lagi mong kinukwento, alam mo sister, mahal ako ni Lord. Alam mo brother, mahal ako ng Poong Nazareno. Kaya nga ako gumaling, kaya nga ako yumaman, kaya nga ako nagkatrabaho. Mahal ako ni Lord. Eh ikaw, kailan mo, gaano mo kadalas sinasabi na mahal mo ang Diyos, na mahal mo ang Panginoong Jesus? Sige, ngayong umaga, lahat ng tunay, labis, na totoong nagmamahal sa Diyos, pumalakpak tayo ng malakas. Pinakamalakas sa palakpak sa Diyos na minamahal natin. Sa Panginoong Jesus,
Kaya ka ba nagsisimba dahil mahal mo ang Diyos? Kaya ka ba nagdadasal dahil mahal mo ang Diyos? Kaya ka ba nagsiserve dahil mahal mo ang Diyos? Yung totoo, hindi ba dahil may kailangan ka? May isang linya sa pelikula noon, siguro yung mga medyo matanda-tanda, alam ninyo itong linya na ito. Sabi ng bida, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Eh paano kung si Lord ang magtanong sa iyo ngayon yan? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Sa ating unang pagbasa, maliwanag na sinasabi ng Diyos, pinili ko kayo hindi dahil kayo ang pinakamarami, hindi dahil kayo ang pinakamalaki. Sabi ng Diyos, alam na alam ko, kayo nga ang pinakamaliit na bayan. Huwag niyong isipin kayo ay higit sa iba, kaya ko kayo tinutulungan, kaya ko kayo nililigtas. Simple lang ang sagot ng Diyos. Hindi kayo ang pinakamalaki, ang pinakamarami. Kaya ko kayo niligtas, kaya ko kayo tinulungan, dahil mahal ko kayo. Pagmamahal niya ang tanging dahilan kung bakit sila niligtas at tinulungan. Hindi siya katulad ng tao na minsan may ibang balak pala, may ibang plano pala sa isa't isa. Kaya bumabati sa'yo eh. Kaya lumalapit sa'yo. Kaya pala sama ng sama sa'yo. Kaya pala kumakausap sa'yo. Dahil may kailangan sa'yo. Diba nga ho, nabanggit ko na to ng maraming beses, lahat daw tayo may John Michael sa buhay. Sino yung mga John Michael ng buhay natin? Ito yung mga taong laging nandyan pag may kailangan. Ang mga John Michael daw ng buhay natin. Kaya nga mga kapatid, kung may pag-ibig kang ipaglalaban, makinig po kayo. Kung may pag-ibig kang ipaglalaban, hindi yung pagmamahal mo sa pera mo. Nakikipagpatayang ka. Nakikipag-away ka dahil sa pera mo. Hindi lang dahil sa trabaho mo. Hindi pagmamahal sa trabaho lang. Mahalaga ang trabaho. Pero hindi ka dapat pinapatay ng trabaho mo. Hindi dahil sa pagmamahal sa posisyon. Kaya ka nakikipaglaban. Hindi pagmamahal sa luho mo. At hindi pagmamahal sa maling tao ang ipinaglalaban mo. Araw-araw, katulad ng sabi ng ebanghelyo natin ngayon, tinatawag ka ni Kristo, binibigyan ka ni Kristo ng kapahingahan. Sabi ni Kristo sa ebanghelyo, kayong mga napapagod, lumapit kayo sa akin. Araw-araw, tinatawag ka niya. Dinadala ka niya sa kapahingahan. Mula saan? Mula sa mga malimong bagay, mula sa mga malimong taong pinaglalaban at minamahal. At mula sa mga taong hindi naman pala sa'yo nagmamahal. Ang araw-araw mong ingatan, ang araw-araw mong ipaglaban, ay ang wagas, ay ang tunay na pagmamahal ni Jesus para sa'yo. Ang araw-araw mong ipaglaban ay ang sinasabi mong pagmamahal mo para kay Jesus. Paano? Sundin natin ang sinasabi ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon. Direktang sinabi ni Pablo, magmahalan kayo. Mag-ibigan kayo. Magmahalan, huwag magsiraan, huwag magsakitan, huwag maggamitan.
Gumawa tayo ng mabuti at maganda sa iba, hindi bilang mga taong nangangailangan, kundi mga taong nagmamahalan. Katulad ng pagmamahal ni Kristo na pinakita at pinatunayan niya sa pagpapakain niya sa mga nagugutom, sa pagtulong niya sa mga may sakit, sa pagmamalasakit niya sa mga maliliit at mahihirap, at sa pagbibigay niya sa mga nangangailangan sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan din tayo makikilalang mga Kristiyanong nagmamahal at nagmamahalan. Kahapon ho, sa ating I Thursday feeding program, talagang basang sisiw yung mga kapatid natin na alas 4 pa lang nakapila na sa ebanghelista. Inabutan ng buhos ng ulan. Pero maaga rin naman natin silang napapasok. Kahapon sa ating feeding program, nagsimula ng tumulong ang iba't ibang ministries ng ating simbahan ng Quiapo. Ang naunang ministry ay representatives mula sa Ministry of the Word. Ito yung mga lektor at commentator natin. Alam nyo, nakakatuwa hong makita. Silang mga nagbabasa ng salita ng Diyos, ang nagbibigay ngayon ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. And the Word became flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Lagyan natin ng mukha. Lagyan natin ng laman. Lagyan natin ng kamay ang pag-ibig ng Diyos. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, napakaganda ng huling bahagi ng ikalawang pagbasa. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Huwag mong sukuan ang paggawa ng mabuti. Huwag mong sukuan ang pag-ibig. Huwag mong sukuan ang Diyos. Araw-araw, hindi lang tayo minamahal ng Diyos. Araw-araw, sa ating mabubuting ginagawa, patunayan natin na mahal mo nga ang Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating pong itutugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapa ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay naway makatagpo ng ginhawa sa pagmapagbigay na
na puso ng ating tagapagligtas, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakilala ng pag-ibig ni Kristo sa kanilang pagkakaisa sa paghihirap ni Jesus, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo, manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin, ang mga taong nakasakit, nagkasala sa atin, at ang mga taong nagawa natin na pag-isipan natin ng mali at masama, gayon din ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar at bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo po ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Buhay, dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus mula sa kanyang tagilirang sinibat. Dugo't tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian,
Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ninarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno sa ang tunay mong pag-ibig. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapanal-banalang puso ni Jesus, bukal ng grasya at kababang loob. Kayaman
pag-ibig ng Diyos. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo tubig, upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, puro mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong kupin. Kabanal-banalang puso ni Jesus, takbuhan ng mahina at tanggulan ng tukso. Karamay sa dusa, kapiling sa tuwa, tagapagdala ng sigla't pag-asa. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo tubig, upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso mo'y iyong kupin. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo tubig, upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong kupin. Announcement. Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17 Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang kapapanganak hanggang 7 taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa Ground Floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ngayon po ang huling pagpapatala, Biyernes, June 16. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo.
At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawan ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin natin ngayon ang paghahandog ng sangkatauhan sa puso ni Jesus. O katamis-tamis ang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatira pa ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo. At upang mamuhay kami sa lalong mahigpit na pakikiisa sa iyo, kaming lahat at ang bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahalan mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami na nagpapawalang halaga sa iyong mga utos at nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawaan nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibughang lumayo na sa iyo. Sila'y pabalakin mong madali sa tahanan ng Ama upang hindi sila mamatay sa gutom at karalitaan. Maghari ka sa mga taong humiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan at pagkakaisa ng pananampalataya, upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa iisang pananalig at sa pagmamahal ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapatin mong maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian. Sa wakas, pagkalooban mo, O Panginoon, ng katatagan at matibay na pananampalataya ang iyong simbahan. Igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaang ang magkabilang panig ng daigdig ay umalingaungaw sa iisang dinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y ang karangalan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. Tumayo po ang lahat. Maraming salamat po sa pagsisimba at sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang pinansyal na tulong at material na tulong ay malaking bagay po nating naibibigay sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ng inyong kabutihan at pagtulong, patuloy nawa nilang maranasan ang pag-ibig ng Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,